Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Magsisiruho po tayo ngayon ng araw. Yung mga kinabitan po namin ng mga nakaraang araw ng mga buo na tiles, ngayon po natin lalagay na ang siruho. Papakita ko po sa inyo kung paano ginagawa ko pagsusukat ng siruho. Yan po ay 19.6. Pag po yan, ang sukat po ng pader 19.6. Pag po sa tiles na yan, magbabawas po tayo ng 4 mm. 19.2 na lang po ang kalalabasan nun. Yan po, 19.2 na yun. Sana all. Depende po yun sa gagamitin. Yan po, ang gamit namin yan nga yung cutter. Pag grinder po ang gagamitin natin, kahit 3 mili lang ang bawas. Yan po, yung kabila ng tama, check up lang. Pag grinder po gagamitin, mga 3 mm lang. Pero bago po tayo magsusukat, check upin din po natin kung yung pader ba diretso. 20 cm. Pag binawasan po natin ng 4 na millimeter, lalabas po dyan ay 19.6. Centimeter. Alam po, ang gamit po kasi namin ay grinder. Tinatantya ko lang po yan. Yan pong ganyang sukat na 4 mm ang allowance. Kahit po garbanite cutter ang gamit ninyo, ay pwede po yan. Hindi po yan sisikip, hindi rin po luluwag ng malaki yan. Napapakita ko sa inyo yung tinabas natin na 4 na millimeter yung binawas. 4 mm yung nabawas natin. 00 na po yan. Hindi na po mare-reject yan ng kahit masela na may-ari. Kahit masela na nagpapagawa sa inyo. Dating gawin po yan. Base natin sa tiles. Purong adhesive. Nasa, ano po kasi kami, nasa residential area. Sana all. Yung pong unang kabit na yun, yung pong pinaka-importante. Susundan po kasi yun itong mga susunod na yun. Kailangan po, kahit medyo matagal lang kayo ron, walang problema. Ito, panibagong diskarte po yan. Habang wala pa nakakabit na tiles dito sa kabila, nakita nyo gumamit ako ng bara. Yung bara po na yun, guide na yun para may pagsusukatan tayo. Dahil pag wala po nun, hindi natin alam kung anong isakong sukat. Ayun, nakita nyo. Ganun din po ang ginagawa natin dyan. Nagabawas lang tayo ng 4 mm. Pinapakita ko lang sa video na sinusukatan ko, pero kung napailuwanan ko na yung kanina, ganun din po ang sistema. 4 mm po kada sukat, bawas po ng 4 mm. Para hindi po pabalik-balik ng sukat. May minsan po kasi na sa kagustuhan natin masikip, mali naman pala yung proseso. Yan po, yan, hindi na po natin inuulit-ulit ng tabas yan. Basta pagsukat natin, bawasan ng 4 mm at yung pader naman ay diretso. Lapat na po yan. Thank you.
Bali, papanoorin na lang po natin to hanggang sa uli. Yun lang naman po ang vlog ko sa araw na to. Hanggang sa matapos po yan, tuloy-tuloy na hanggang ganun lang. Pamagsisiruho tayo, ganun lang ang sukat. Pinakita ko lang po yung ginawa namin sa buong maghapon. Malaking bagay po kasi pag hindi kayo magkakamali ng sukat, mas mabilis po yung trabaho, hindi pa balik-balik. Ayan pa, sa pang technique doon sa hindi po nakakita ng nauna kong video. Ginagamit ako po ng bara yan para mabilis natin malaman kung matatanggal po yung mga sobra, yung mga sumasobra. Ay, mamakapan po ng wala munang grout. Sana all. Pag namakapan na, lalagyan na po ng grout yung tiles. Ang spacer po natin 2 mm, yung pong tali ng tile sa hinahati ko po sa dalawang pera. Isang peraso po kasi nun 1 mm. Ayun, dating gabi yung pagtitika po niya para mas sigurado, ginagamitan po ng barya. Ayun, ginamit ko po piso lang. Mas madali pong pansalat yan kasi buo kanto niya. Yan, kahit po pakurba-kurba, kahit po anong kurba ang nandyan, basta pagkasukat nyo, babawasan nyo ng 4 mm. Para hindi po paulit-ulit ng tabat. Pero hindi po lalayo yan. May dumikit man dyan yung pag umalo na yung pader. Kasi may allowance po tayong 2 mm dyan. Yung nga po pala ha, bago nyo lalagyan ng grout, isasalpak nyo po muna kasi hindi naman natin nape-perfect yan. Mahirap na pong tanggalin yan pag may grout na. Kailangan po i-check up muna. Hindi, wala lang pong mawala Ilang segundo lang naman yun. Pagka salpak nyo at may sumabit, edi saka na lang tatabasin. Pag may grout na po, mahirap na magtanggal. Yung iba nga tinataba lang tanggalin Pangit po itsura. Hindi po siya tama. Dating gawin, yung pan-check up natin, yun, barya lang piso. Tuloy-tuloy lang po. Maiksi lang po itong video natin ngayon. Sa mga nagsusubaybay po, maraming pong salamat. Doon po pala sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikisuyo po sana ito. Pasubscribe naman po para po lumago yung channel natin. At pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong video. Tungkol po ito sa construction na... Pag may tanong po kayo, comment lang. Mag-comment po kayo dyan. Baka alam ko yung sagot.
makatulong po kahit paano. Di ba po pag bagong kabit, kala nyo hindi pwedeng tapakan? Hindi pwedeng muna ang ano? Hindi po yung pwedeng tapakan talaga pagka mahigit isang oras na. Kasi naka... nabus na po yung simento eh. Pero pag ganun kakakabit lang, pwede pong tapakan yun. Para, para po makalapit kayo. Kasi 60 by 60 malayo yung gilid na yun eh. Kaya kailangan po makalapit ka. Pag sa iba, iniiwasan nilang ano yun, iniiwasan nilang tapakan. Pero wala pong problema yan. Hindi pa po yan nakakatigas eh. Hindi po naman mababago yan eh. Pinapalo nga po ng rubber mallet, hindi nalubog. Lampas na sa'yo? Yan po, shoutout dyan kay Ian. Yan po ang malupit na ating katulong dyan sa tagakuha ng camera. Si Ian po yan. Meron po pong isa ron, tagalinis. Si Akuma. Alias lang yun, si Reggie. Gwapo po yun. Hindi lang, kaso nga lang, hindi siya nakalimun ng mga oras na yan. Eh. Sa susunod na video na lang po makikita niyo yan. Tapos na po tayo sa isang kwarto dito naman. Oh. Pass forward na po to, patapos na. Maraming salamat po sa nagsubaybay. God bless sa inyo lahat po. Hanggang sa muli po. Maraming po talagang salamat.